Ito ang Manila Bay na matatagpuan sa Rojas Boulevard. Kasalukuyan itong nasa Rehabilitation Program. Ano nga ba ang Manila Bay Rehabilitation Program? Ang Manila Bay Rehabilitation Program ay isang programa na ipinapatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kung saan ang DNR ang siyang naatasan na manguna sa pagpapanumbalik at paglinis ng katubigan ng Manila Bay. Kasama sa programa ang pagsasaayos ng kalidad ng tubig, pagsasaayos ng basura, pagtulong sa mga naninirahan sa tabi ng mga kailugan at iba pang katubigan, at pagpapanumbalik ng pangisdaan at iba pang yamang dagat tulad ng Bakawan at iba pang likasyaman. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, itong Manila Bay na inyong nakikita ay isa lamang parte ng kabuuang imahe ng Manila Bay. Kung ating susuriin, ang kabuuang sakop ng Manila Bay ay 8 probinsya at 178 local government units o LGUs mula sa 3 rehiyon. Ang National Capital Region, Region 4A, at ang may pinakamalaking nasasakupan sa lahat, ang Region 3. 190 kilometers ang kabuuang haba ng coastline ng Manila Bay at 142 kilometers dito ang sakop ng Region 3. 3 probinsya mula sa Region 3 ang tinatawag na Manila Bay Coastal Provinces. Ito ay ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga at Bataan, habang Nueva Ecija at Tarlac naman ang mga non-coastal provinces. Ang lahat ng ito ay nasa pangangalaga ng DENR Region 3. Noong 2008, nag-issue ang Korte Suprema ng Mandamus on the Rehabilitation and Restoration of Manila Bay. Inaatasan ng Mandamus ang 13 ahensya na magtulungan sa rehabilitasyon ng Operational Plan for the Manila Bay Coastal Strategy o OPM-BCS na saklaw ng Executive Order 192, Series of 1987. Pinangungunahan ng DENR ang 13 Mandamus agencies na kasapi, ang DILG, DepEd, DOH, DA, DPWH, DBM, Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police Maritime Group o PNP-MG, Philippine Ports Authority o PPA, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, Local Water Utilities Administration o LWUA. May isang ahensya sa ilalim ng DENR Region 3 ang nangunguna sa pagpapatupad ng kalinisan at kaayusan ng mga katubigan sa buong Region 3. Ito ay ang Environmental Management Bureau o EMB Region 3. Sa DENR EMB Region 3, ang mandato natin ay pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga establisimento base sa standard na nakaayon sa DAO 2016-08. O DENR Administrative Order 2016-08, ang ating ahensya ay regular na nagpag-inspeksyon ng mga establishment upang masigurado natin ang pagsunod sa tuntunin, lalo na sa batas natin sa RA 9275 or Philippine Clean Water Act of 2004, kung saan layunin natin maprotektahan at mapag-ibayo ang yamang tubig mula sa mga polusyon na mula sa industriya at establisimento, di lamang para sa lokalidad na parte ng Manila Bay, kundi para sa buong rehiyon ng Central Luzon. Isa rin sa mahalagang gawain ng EMB Region 3 ay yung mamonitor natin ang kalidad ng katubigan. Kaya tayo ay regular na nag-water sampling dito sa Kalakhang Rehiyon, particular po sa mga ilugan at baybayin ng Bataan, Bulacan at Pampanga, at gayon din po sa parting probinsya ng Nueva Ecija at Tarlac. May isang Water Quality Management Area o WQMA na pinangungunahan ng Environmental Management Bureau o EMB Region 3. Ito ay ang Marilao, Meycauayan o Bando River System o MMORS na mayroong 130 square kilometers na haba at 52 kilometers na lapad. Ang WQMA ay ginawa
upang ipatupad ang mga plano at pamamahala sa nasasakupang river system upang mapabuti ang antas ng kalidad ng katubigan sa lugar na ito. Pollution Load Assessment ay isang proyekto ng Manila Bay Unit ng EMB Region 3 na may layuning alamin ang assimilative capacity o ang kakayahang tumanggap ng polusyon ng isang water body. Tukuyin ang pinanggagalingan ng mga polusyon sa pamamagitan ng mga point and non-point sources sa mga ilog at upang makapagbigay ng rekomendasyon sa epektibong pamamahala ng kalidad ng tubig sa mga ilog na inaral sa rehiyon. Isa rin sa mahalagang gawain ng EMB Region 3 ay ang pagpapatakbo ng In-Situ Water Quality Monitoring Equipment o WQME na ipinagkaloob ng Manila Bay Coordinating Office o MBCO upang masubaybayan natin ang kalagayan o katayuan ng drainage at katubigan na nakalibot sa rehiyon. Ang EMB Region 3 ay may isinasagawang mga monitoring o pagsubaybay sa mga local government units at bulk water service providers bilang pagtitiyak sa pagpapatupad ng Section 8.6 at 8.7 sa ilalim ng DENR Administrative Order 2005-10 at Section 20 alinsunod sa RA 9275 o Philippine Clean Water Act. Sa ngayon, ang mga local government units ng Baliwag at San Jose del Monte sa Bulacan, Cabanatuan City ng Nueva Ecija, Angeles City ng Pampanga at Tarlac City ang may mga naitatag ng sariling septage treatment plants. Kaakibat nito, merong ding apat na accredited private septage treaters ang rehiyon na may kapasidad na 1,470 cubic meters na matatagpuan sa economic zones ng Region 3. May ilang may sariling sewage treatment plants o wastewater treatment facilities na nakakonekta sa Clark Water Corporation, Subic Water, AFABs at iba pang industrial parks treatment facilities. Dito rin sa EMB Region 3, ito ang kauna-unahan sa ating rehiyon na sakop ng Manila Bay Area na may itinalagang swimmable beach sa pamumuna ng ating butihing DNR Secretary Roy C. Mato. Ang swimmable beach na ito ay ating matatagpuan sa Aguawan Beach sa bayan ng Maribeles, Bataan. Ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay ay isang malaking hamon, ngunit ito ay kayang makamit kung ang bawat isa ay tutulong at makikiisa. Ang ating tanggapan ay hinihikayat ang ating mga kababayan na linisin ang ating mga katubigan at huwag magtapon ng basura sa kadahilanan ito ay makadagdag ng polusyon ng ating karagatan o katubigan. Ating pagtutulungan, masisigurado natin na tayo ay magtatagumpay sa pagpapanumbalik ng ganda at sigla ng Manila Bay. Ito ang tanging ipamamana natin sa mga susunod na henerasyon. Lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng nakikiisa at makikiisa pa. Ipaalam sa ating mga pamilya, mga kaibigan at sa mga kabarangay ang napakagandang programa na ito at tayo ay sama-sama sa pagkilos. Kailangan po ang tulong, malasakit at pakikiisa ng lahat na hindi lamang para sa ating gobyerno, ngunit para sa ating kalikasan at sa ating mahal na Manila Bay. Tayo po ay magsama-sama, magtulong-tulong para sa kalinisan ng Manila Bay.